Ito na, nag-trending ngayong araw dito sa NBA. Bogdan Bogdanovic nakipagsagutan kasi dito sa head coach ng Atlanta Hawks na si Quinn Snyder. Sobrang pagka-frustrate dito ni Bogdan Bogdanovic, binato niya yung bottle na hawak niya at kumalat dito sa sahig. Ano nga ba ang pinagmulan ng away na yan? Pero bago yan, pag-usapan muna natin. Dito naging hot issue sa laban kahapon ng Minnesota Timberwolves kontra dito sa Chicago Bulls. Well, dito kasi sa second quarter, last 8 seconds na lamang ang natitira bago nga ang halftime, ay meron pang hindi inaasahang pangyayari dito sa pagitan ni Rudy Gobert at dito nga ni Alex Caruso. Well, hawak kasi dito ng Minnesota Timberwolves ang bola at mapapansin natin na si Alex Caruso ay kabantayan pa si Anthony Edwards. Matapos niya kasi bumagsak sa sahig dito sa ginawang screen ni Naz Reid, ay agad-agad naman siyang tumakbo dito inside the paint para sa isang offensive rebound sana. Okay, sana yung plano niya dito na mag-box out dito sa big man na si Rudy Gobert dito sa ilalim. Pero hindi yan nagustuhan dito ni Rudy Gobert dahil masyadong aggressive ang pagkaka-box out dito ni Alex Caruso. Well, anong masasabi nyo dito, no? Good box out nga ba ang ginawa dito ni Alex Caruso o masyadong aggressive? Kasi kung mapapansin natin, dito sa angle na to, nakatingin lang sa itaas itong si Rudy Gobert. Hindi niya siguro in-expect na ganito ang gagawin ni Alex Caruso kaya hindi niya nasalo yung puwersa nito. Nabi dito ni Rudy Gobert after ng game sa press conference ay baka daw kasi ma-injury ang mga players kung gagawin ilit to ni Alex Caruso. Alam na daw siya na prone din sa mga injuries kaya nag-iingat lamang daw siya. After niyan sabihin niyan dito sa interview, pinanood ko ulit yung replay at dito ko napansin na delikado nga talaga yung ginawa dito ni Alex Caruso. Kaya naman nagalit talaga dito si Rudy Gobert. Sa laban nga pala na to, panalo ang Chicago Bulls 109-101. Nanguna dito si DeRozan with 27 points. So, dito na tayo sa laban ngayong araw. Dito naman sa pagitan ulit ng Chicago Bulls kontra naman dito sa Atlanta Hawks. Dito kasi during 4th quarter, up by 17 points ang Atlanta Hawks at last 2 minutes na lamang ang natitira dito sa game clock. Bigla na lamang nainis dito si Bogdan Bogdanovic sa sinasabi ng head coach ng Atlanta Hawks na si Quinn Snyder ay binato niya yung kanyang bottle na iniinom. Dahil dyan na-delay na saglit ang game at napilitan pa ngang linisin yung binato niyang inumin. Ipanatapos dyan ang pag-aaway ni Quinn Snyder at dito ni Bogdan Bogdanovic dahil after lang ng ilang minuto ay bigla na lang sinugod dito ni Bogdan Bogdanovic Quinn Snyder. Paturo-turo dito si Bogdan sa sarili niya habang kinakausap dito si Quinn Snyder. Pero after ng ilang saglit ay bigla namang lumapit dito si Quinn Snyder at kinamayan si Bogdan Bogdanovic at niyakap ito. After nga ng game na to ay nag-research tayo kung bakit nga ba nagalit dito si Bogdan Bogdanovic. Well, ang isa pala sa dahilan niyan ay nilabas kaagad kasi siya dito sa late 4th quarter dito ni Quinn Snyder kahit na maganda ang pinapakita dito ni Bogdan. Yan palang kanyang kinagalit dito. At the end of the day, panalo pa rin naman ng Atlanta Hawks 113-101 kontra dito sa Bulls. Kapagdala dito si Bogdan ng 20 points, 4 rebounds, 6 assists, and 2 blocks. Kung kayo, no, anong mararamdaman nyo kapag bigla na lang kayong nilabas ng head coach kapag nasa peak na kayo ng laro ninyo? Komento lamang ang inyong palagay.